Ayan, wow. Yan, so yun ang gate natin guys, no? Yun yung pintura niya. Wow, maganda. Yan, so finally tapos na yung DIY natin, no? Hello mga ka-JC, welcome back ulit sa ating channel. Yan. So, for today's video guys, magdi-DIY tayo ng pagpaint ng gate natin. Yan. As you remember before sa previous vlog natin, no, yung mga unang vlog pa natin, pinicho ako rito kung magkano yung nagastos sa gate na yan. So that time is hindi pa yung napinturahan, and then after nang sakyan rin ng barko, nilagyan ko na siyang primer, since may kanto lang pinipisa tapos. So ngayon, ipapakita natin kung sa paano yung pagpinta ng gate, tsaka i-reveal natin kung magkano yung gastos natin. Yan. So ito, na pinturahan ko na ito nung isang araw. Primer black yan siya, epoxy. Epoxy with catalyst yan. So, paikot yan siya, no? Inuna ko lang muna itong mga madadali. And then isulod na natin itong plane sheet. Itong plane sheet naman, no? Siguro mga 4 months o 5 months, okay pa to siya kahit wala pa pintura, kasi di naman to madaling kakalawangin, eh. Katulad dito, no? 5 months na itong walang pintura. So ulan, init, wala, umulan not a minute, no? Tunti lang yung kalawang niya, ito lang, oh. Yung parang mga spot lang siya. Yan. Puro linisan natin yan, pinturahan natin ng primer din na epoxy with catalyst din, no? Yan. So dalawa ito, pati itong man gate. Pinturahan ko na itong black. Pero dublihin pa natin ito. Napinturahan natin ng primer noong una, pero gusto ko yung makapal talaga na pintura, makapal yung primer niya. So pinturahan natin ng primer, and then pagkatapos yun, mag-apply tayo ng yung Pulitaf dito. Yan, lagyan din ng Pulitaf yan. Yung mga kanto na yan, may mga awa. So mayroon tayong pintura dito. Ito yung pintura natin, oh. Domino epoxy primer black. Ito yung para sa bakal talaga, no? Epoxy primer. Ito yung para sa bakal, para pang kontra sa kalawang. And then may catalyst dito siya, no? Para dito sa kalawang. Yan. Catalyst. So minimix yan siya. So isang lata na ganito, yung ratio niya is isang lata na maliit na yan. 1 liter na yan. Pang 1 liter na ito, eh. 1 liter na ito is mix mo siya sa isang galon na ganyan. Isang galon na pintura na ito. So kung maghalo ka na pa konti-konti, estimate mo lang na kuan, pag kalati ang itimpla mo niyan, kalati mo lang. Kung kalati yung itimpla mo ng pintura, hindi kalati rin ito yung i-mix mo. Yan. So, mas maganda talaga naman na may catalyst. Kasi hindi kakalawangan agad yung bakal. Yan. So ngayon magtitimpla tayo ng pintura. Nilata ko rito yung pinagamitan ko dati, no? Black. Yan. So buksan natin ito. So ito guys, sa atin DIY lang ito, no? Hindi tayo nag-hire ng mga pintura dito. Tayo-tayo lang ng mga pintura. Yan. So meron akong stick dito, no, yung ginamit ko rin dati. Yan. Yan. So mix muna natin yan. So by the way, itong pintura pa natin guys is nasa mga 582 siya pesos, no. Pair na to, partner to sa ng ganito. Yung catalyst niya. Itong catalyst niya, yan. Yan, pair na yan siya. Dalawa na yan, hapa nasa mga 580 yata yung nabili ko diyan. Yan. Mix lang natin yan. Estimate mo lang, no, kung gano'ng karami yung maubos mo dyan. So maganda kasi panahon ngayon kasi mainit. Yan. Mainit yung sikat ng araw. Yan. So ito yung magandang time na mamintura talaga. So buhos din sa lata. Yan. Tansya lang natin yan. Yan, buhos pa. Yung catalyst, tansya lang din. So nagamit ko almost 1/4 siya. So maglalagay rin ako ng 1/4 dyan. Yan. Kunti pa. Yan. Takpan natin yan. Halukin na natin maigi.
So ganito pag may catalyst guys, hindi nyo na kailangan maghalo pa ng thinner. Kasi sakto na siya para medyo lubab na yung pintura natin eh. Enough na yan siya. Haluin lang natin siya maigi. Para mix na mix talaga siya, no? Para equal talaga yung texture niya. Hindi yung may parting malapot, hindi yung may parting malabnaw. So may pinagamitan ako na roller dito. Okay pa naman ito siya. Yan. So binabad ko lang sa thinner yan eh. Yan. So okay pa yan. Yan. So okay na siya guys, no? Pwede na tayo magsimulang mamintura. So naglagay ako ng tarpaulin dyan kasi sobrang init. At least may pananggate sa init. Yan. So dito muna tayo magsimula. So make sure din na mapinturahan talaga ito mga likod dito kasi mahirap itong dukutin eh. Hindi mo mapansin, hindi pala napinturahan yung likod niya. Ayan, so natapos ko na yung ito, taas na yan. Tapos ko na yan. Yan. Yan, pati yung sa ilalim na, no? Hindi dyan. Dyan, no? Yan. Tapos na yan, no? So dyan naman tayo sa baba, ito. Yan. Basta yung mga singit-singit yan yung unahin natin pinturahan. So, kailangan din talaga ng kuha nito, guys, yung pasensya. No? Kailangan mo rin ng pasensya sa katsaga sa pagmimintura. Alam na ikaw lang mag-isa. Ngayon, ako lang mag-isa na mimintura. So, kailangan tsaga ka rin kung gusto mong mag-DIY ka, ikaw lang yung gusto mong mimintura. Eh, di, tatagan mo lang yung pasensya mo, saka yung tsaga mo. Kasi katulad dito, kailangan may tsaga ka nito kasi nakaubos ng pasensya rin itong ganito, mga singit-singit. You know? Oras din ngayon guys is last 12 ng tanghali. Pero sinadya ko talaga dito na mamintura kasi pag ng hapon na mga alas 4, alas 3 nagsimula ng umulan. Kaya kahit tanghali, kahit medyo mainit namintura na lang ako. But this pinturahan na rin itong gate natin, no? Kasi kung maalala nyo sa previous vlog natin, wala pa itong pintura eh. Kasi nasa barko tayo noon. Sabi ko, pag uwi ko na lang, ako na lang yung kuan, may pintura. Yan. Yan, so tapos na yung baba. You know? Pinturahan natin yung loob dyan. Yan. So ngayon, dito na naman tayo. Pero ito, wala pang itong kuan. Wala pa itong filler, yung pulitaf. Kita mo yung pinagdugtungan na yan ito. Pinagdugtungan yun ng flintshit eh. So, ang gagawin natin dyan, pinturahan mo natin ng primer, saka na natin sa lagyan ng pulitaf. Katulad dito, may mga awang, oh. Yan, oh. Kita mo yan, oh. So, dapat yan, may mga filler, body filler yan. So ngayon, pinturahan mo natin itong kuan. Clean sheet. Yan. Yan, so kung mag-apply ka rin ng ruler, wag mong lagyan ng, wag mong basahin masyado yung ruler mo ng pintura, no? Kailangan yung kuan lang. Yung tama lang siya. Medyo huwag mo na siyang ibabad dyan sa pintura, ipahit-pahit mo na siyang ganyan. Yan. Para hindi siya tutulo-tulo, no? Tapos apply mo na lang ganyan. Dandahan lang. Yan. Para wala masyadong talamsik. Wala mga tulo, walang talasik. Saka pangit din kasi pag masyadong makapal yung kuha natin, apply ng pintura kasi bubukol-bukol yan, parang may mga luha, no? Para sa may mga luha, may mga tulo. So ito naman siya guys is hindi ko siya mapagkasya kaya patagilid yung pamintura ko, yung stroke ko ng pamintura ko. Dito okay lang dito kasi sa gitna to eh. Pero pag kasi lapat na lapat yung roller eh. So inuulit ko guys, DIY lang ito, no? Sariling pamintura natin dito. Alam mo na.
para makasave din tayo. Saka kaya naman natin gawin eh. Okay lang yan. So nung nakaraan guys, nag-apply na ako ng epoxy rito. Yan. Epoxy, nansag epoxy ito no, mabili mo yan sa around 150 plus siguro. Yung maliit na lata yan siya, mamaya papakita ko. So matibay talaga ito kasi ito yung nagamit sa mga marine eh. Paggawa ng mga pambot, yan. Pansilyo yan siya, ito. Kita mo sealant. Matibay talaga ito, parang bakal oh. Yan, so malinis din siya guys, oh. Yan. So konti na lang yung lilihain natin diyan. Kasi malipis naman yung kanto niya dito. Yan. So lahat ng corner nito guys may pinag-weldingan. No, nilagyan natin ng nansag epoxy yan. Tulad nito. Yan. Kasi no nakaraan dito. Itong dito guys. May awang din dyan, yung pinagwilingan, may awang yan, nakakapasok yung tubig. Ang tendency na iipon dito guys. At tumulo yung kalawang dito, kasi may kunting awang dito yan. Yan. So lahat ng mga corner yan guys, dito meron yan. Yan. Dito, yan. Tignan mo yung medyo brown dito guys. Oh. Yan, medyo brown dyan, kasi dito yung galing yung kalawang, tumulo. Saka dyan. Yan ngayon, close na siya. Yan, lagyan na natin ng epoxy yan. So, okay na yan guys. So, lagyan na natin ng primer yan, tapos top coat na. Ito yung last na natin na pipintrahan. Yan. So, yung brand ng pintura nang gamitin nyo guys, is depende na rin sa inyo no kung anong brand ang gagamitin niyo. Basta pag bakal yung ano talaga primary epoxy with catalyst kasi yun yung nag-preserve ng bakal, hindi siya kinakalawang. So yun yung gamitin niyo, yun yung bilhin niyo. Depende na sa inyo kung anong brand, poison niya no ano. Basta yung with catalyst. So yun na yun siya guys, napinturahan na natin no. Buong black na yan. Yan. So black na siya. Yan. So doon naman tayo sa likod. So kita niya medyo manipis pa siya no, kasi dudublihan pa natin yan eh. Yan, medyo makita mo pa yung ano, pinsit sa loob. Pero dudublihan pa natin yan para makuha talaga, matibay talaga yung pintura natin. After nating mapinturahan ng black yan, primer, so saka na ako maglalagay ng body filler yung polytuff natin. So maglalagay tayo dyan sa mga may mga awang-awang na katulad yan, may mga space na ganyan. So maglalagay tayo dyan ng filler. So ito ang gamitin natin no, polyester body filler. Ito naman hardener nya, ito naman yung component, isang component nya no. So yun ang lalagay natin dito guys, oh, konti lang yung kukunin natin, no. Oh. Konti lang 'yan, 'yan. Tapos, konti rin yung hardener niya. Kasi mabilis tumigas 'yan. 'Yan. Then mix mo lang 'yan, no? Mix mo lang ng ganyan. Well, making mercury. 'Yan. 'Yan. Tapos pagkatapos niyan, pwede mo lang i-apply ito guys dito, no. Yan, no? Yan. Yan. So, pantayin mo lang para maganda naman siyang tingnan. Yan. So, natapos ko na yung itong area na ito. Natapos ko na yan dyan. Liliyaan na lang yung mamaya. So after natin malagyan ng masilya to or yung filler, no, body filler, lilihain natin ito guys. So gamitan natin ito ng
120 na liha. 120 na liha. P120 tapos yung panang 2x2 na kahoy. Kahit anong kahoy, basta pwede mo siyang ilapat dyan. So ito lang, no? Ilagay. Balutin mo na ng liha yan, ng kahoy na yan. Tapos yan, apply mo lang dyan. So lilihain din ito lahat, no? Lahat ng nalagyan din ng, ano, ng body filler. Lilihain din lagyan para smooth siya, no? Pantay siya. Saka makinis yung daan niya. So tapos na yung pagliha natin. Ayan, tingnan mo, smooth na smooth yun. Ayan, ito. Ayan, smooth na smooth. Ayan. So pwede na yung pinturahan ulit ng primer. No? So punasan lang natin yan. Ayan. Ayan. So kita mo, pantay na pantay siya dito. Tapos dito rin sa harap. Ayan. So kasama na rin ito para medyo pantay rin siya. Kung makita mo, no, wala na siyang awang dyan. So nasarado na natin yan kasi nag-apply tayo ng filler, no, body filler, yung Politaf. Yan. So makinis na siya, pantay. Niliha ko rin ng konti rito kasi may mga bukol-bukol, pero ayos na. Kasi yun, yan yun. So kitapusin natin yung pintamintura. Primer to. Primer to, guys, primer. Yan, so guys, tapos na natin yung primera ng black itong mga na-applyan natin ng Politaf, no, ng body filler. And then ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is mag-primer tayo ito ng light. So maybe puti or gray. Yan, so ayan mga ka-GC, tapos na yung primer natin ng gray. Pati yun sa taas na yan, oh. Ito. Pati yun yung mga grill sa taas. Yung may mga matulis sa dulo, naka-gray din yan. Yan. Ito, gray na yan. Pati yun sa ilalim. So pati itong man gate natin, naka-gray na rin yan lahat. Yung mga papameran lang. Pati ito. So ngayon, dahil tapos na itong primer natin ng gray, so apply na tayo ng top coat, no? Apply tayo ng top coat. So mamaya makita natin kung ano yung kulay na pintura na gagamitin natin. So yung brand na pintura na gagamitin natin is yung Davis, no? Davis na pintura. Yan, medyo maganda yung panahon ngayon kasi mainit. Yan. Medyo mainit at makulimlim, pero okay, ayos lang yan, no? Hindi pa naman naulan, eh. Yan. Pati sa likod yun, tapos na rin yan sa likod. So ito mga ka-GC, ito yung pintura na gamitin natin, Davis Gloss It Quick Dry Enamel. Yung color nito is Caterpillar Yellow, no? Caterpillar Yellow yung color niya. Yung pintura na ito, pwede naman ito sa kuan, eh. Pwede ito sa kahoy, pero pang kuan talaga to, yung pang metal surface talaga siya, no? Pang iron and metal surface. So maganda ito siya kasi glossy yung kuan, eh. Glossy yung finish nito, no? So medyo makintab siya ng konti. Hindi siya yung flat lang na walang kuan. Yung parang yung malungkot yung kulay, no? Kapag flat lang. So ito medyo makintab to siya.
So around 140 pesos ko nabili mga ka-JC sa City Hardware. So wala ka nang ihalo dito, no? Direct apply ka na lang, tapos yung thinner lang if malapot na siya. So lagyan mo lang ng thinner. So buksan na natin to. Tignan natin kung ano yung kulay ng Caterpillar Yellow, no? Yan. So yun yung color na. Para siyang kuno, no? Para siyang gold. Parang gold yung kulay niya. Halo lang natin. So gumamit lang ako ng kahoy, no? Pang low budget lang tayo eh. Kaya nga nag-DIY lang tayo, pero quality naman yung pagkatrabaho natin. Hindi naman din kailangan bibili ng panghalo pa ito, kahoy lang okay na eh. Kulay natin yan dyan. Yan, so ang gamitin natin na roller is hindi yung parang ano, parang yung mulmul ba yun, o yung parang para sa tila. Ito naman is concha foam, no? Ito is yung pang kwan to, pang finish talaga to siya, no? Pang high gloss, kasi wala tayong spray eh, wala tayong spray gun. So ito yung gagamitin natin, no? Para dito yan. So ito na lang, no? 45 lang naman to eh, yun, no? Pero disposable ito, hang pagkatapos na pagkatapos gamitin is itapon na talaga. So as much as possible, kung may tura ka na finish, is finish talaga no lahat para masulit na yung paggamit nito. Yan mga ka-JC, so ngayon is unang pahid, no? Tingnan natin kung ganda pa talaga yung kulay. Yan guys, so napinturahan na namin ng Caterpillar Yellow yan. Hindi ko lang nabidyohan kanina kasi nalobat tayo. So ngayon andyan si Mrs. Oh, kararating natin galing sa school, kaya siya mo yung assistant natin. Assistant painter natin, oh. Wow! So siya nga pala, no, tinry ko itong kuan, itong isang klase ng roller. Not naghihimulmul, nag-iwan siya ng himulmul. Ito. Yan, makita mo yan. Yan yung diferensya niya pag sa finish na, no. Okay lang ito sa primer. Pero pag top coat na tayo, finish na. Mas maganda gamitin yung foam. Oo, kami gano'ng kogit ang foam. Yung pinakita ko kanina. Kasi pag foam, ito yung daan nyo, makintab, oh. Yan, kita mo, medyo hapon na, no. Pero okay lang yan kasi wala nang ulan eh. Wala namang ulan. Nalubat kasi ako kanina, kaya hindi ako napag-video. Kaya simulan ko na lang, no. Yan, so ito yung kulay niya, no. Caterpillar Yellow yan siya. Medyo kuwanan siya, no? Medyo dark siya, medyo may pagka-brown. Iba siya sa yung yellow talaga na kulay. Yan mga ka-JC, so another day na naman ang pagmintura natin ng gate natin, no? So kahapon na nakapagsimula na tayo. Yan. Caterpillar Yellow yung kulay natin na tinigil mo natin. Hindi rin natin natapos kasi nga yung madilim na. May pinturahan pa dyan. Pero yan, kasama ko naman si Mrs. So naman yung pa natin. Assistant natin ngayon. Yan. Hi. Hello. Yan, so dito, simulan natin dito, no? Tapos habang mainit pa. First coat pa lang yan. So nakadilaw na yan sa ilalim, pati dito sa gitna, and then pati sa taas, no. So first coat pa lang ito, dudublihan pa natin yan. So dudublihan ko lang ito. Tuyo na rin ito eh. Dudublihan ko lang ito ng second coat. At mamaya bibili ako ng pintura para dito, no. Yan, so second coating na tayo.
Maganda na yung kalabasan niya pag nakakuha na pala, pag madublihan na siya. Yung may mga medyo manipis, balikan nyo lang para pantay talaga yung pagpapintura nyo. Kasi meron yan yung merong minsan na manipis, pangit tingnan. Yan, so same procedure lang yan, no? Hanggang sa matapos natin yan. Madali lang naman mamintura eh. Mahirap lang yung ano, yung init. Ayan. Ang ganda. Yan, so nagsimula na rin tayo magpintura ng brown. Ito, ang color naman ito is golden brown, no? Golden brown. Yan. Kung mapansin nyo, golden brown. Yan. Ang brand ng pintura na yun is Nippon Paint. Nippon Paint yan. So kasi na siguro dito yung ano, yung dalawang litro. Yan o, yung color nyo. Yan. So para siyang ano, no? Chocolate brown siya. Pero yung binili ko ito, kulay nito is golden brown. Pero iwan ko pati ganito. Pero perfect siya, no? Tamang-tama combination nito sa ano, sa dilaw. Caterpillar yellow. Yan. So maganda rin pala itong ano, maganda rin pala itong ruler na ito kasi pag diyan sa may kanto-kanto niyan, hindi mo na kailangan ng ano ng paper tape, no, para sa pag linya diyan. Ito lang ang ayos, no. Straight na yung linya niya kasi ito, corner na corner talaga yan, eh, no. Yung dulo ng ruler natin, kanto na kanto talaga. Yan, so pag pinahid mo yan dyan, kahit wala ng tape, pwedeng pwede. Tulad naman ganyan, oh, may kanto dyan sa dilaw. Linyahan lang natin yung ganyan yan. Yan. At ayos na. Mas mapabilis yung trabaho natin. Ang ganda na pagkakayari natin, no? Magintab. Huwag mo lang masyadong kapalan yung pahid kasi luluha-luluha yan eh. Luluha yan, pangit tingnan. Yung sakit to lang. Hindi naman din ganong kanipisan. Basta pag mayroong lumuha, pahiran mo lang ulit. Tulad dito. So kailangan tuwid talaga yung linya mo dyan. Wow! Hindi na ako gumamit ng tape kasi lalong tatagalan eh. Yan. Itong isa. Ang kailangan naman dito, no, yung brush, hand brush na gagamitin mo sa mga kanto-kanto na yan, kailangan yung 1 inch na brush, katulad nito 1 inch yan. Tapos kailangan yung hibla niya dyan sa dulo, yung hindi yung scattered, no? Kailangan yung buo siya, yung itong hibla niya ganito, yung hibla na ganyan, kailangan nakaganyan lang siya, no? Hindi yung nakakalat na ganyan, no? Nakabuwaghag na ganyan, kailangan nakaganyan siya para pag linya mo dyan, pag weight mo dyan, medyo tuwid din siya, hindi siya ganong hindi siya yung baluktot, hindi siya yung paliko-liko yung ano mo. Inuna ko lang muna yung mga kanto, yan, yung mga kanto-kanto na yan. Kasi para pagpintura natin dyan. Malinis na, hindi mo na kailangan galawin pa yung kanto kasi napinturahan mo na eh. Yan. Yan, so natapos na natin yung harap. So dito na naman tayo sa likod. So ayan mga ka-GC, tapos na natin itong dilaw dito.
caterpillar yellow, tapos na natin yan sa likod pati sa harap. Ito tapos na rin yan. So naiwan na lang is itong brown, golden brown dito natin ipipintura. Ito rin yung pintura ko, ready na rin. Ready na rin yung pintura natin. Yan na lang, no? Tsaka ito rin. So tapos na itong mga dilaw na ito. Tapos na yung mga dilaw, kabilaan yan. Ayan. So brown na lang natira. So tirahin natin ito. So final coat na ito, no? Second coating nito. Ah, naka first coat na rin kasi tayo. Ito first coat nito. So ngayon yung apply natin ngayon is second coat na. So final coat na ito. Kumuha na ako ng bagong ruler kasi matigas na yung isa, eh. Subukan na natin. Ayan, ayos naman. Ayos naman yung daan niya. Dahil sa mga kanto-kanto, ayos na ayos siya, no? Kasi two-way din yung kanto nito, eh. Straight, hindi gaya nung koto na ruler. Medyo mahirap yun. Mahirap yun niya. Pwede naman kayong gumamit ng paper tape, no? Kung hindi nyo pa talaga, ano, hindi nyo matuwid yung linya tulad nyo, no? Pinan mo lang, oh. Yan. Kaya madali siyang linyahan, eh. Yan. Kahit wala ng tape-tape, pwede na. Pumili niya kasi ako ng tape, pero di ko na ginamit, eh. Hindi ko rin siya nagamit kasi mas madali yung ganito, eh. Kailangan kasi kanina matatapos agad daw kasi halos umuulan kada hapon. So kailangan mapadali yung pintura natin. Otherwise matagalan tayo sa pagkatapos nito, no? So mga ka-JC, tapos na natin itong brown. Golden brown dyan sa gilid niya. At nang naiwan na lang is yung silalim, yung dilaw na yan. Ito. Yan. So, ito rin. Tapos na rin yung pan na yan, mga brown na yan. So finally, maiwan na lang itong silalim ng yellow. So meron lang akong yellow dito. Yan na lang yung titirahin natin. And then, finally, matatapos din yung pamintura natin. Yan, so ayun mga ka-JC, tapos na natin yung mga dilaw. Yan. Lahat yan, no? Kasi lalim na yan. Hanggang doon. Yung taas na yan. Yan. So naiwan na lang is itong handle natin. Yan. So para maiba is gagawin ko siyang black. May black naman ako na pintura doon, kunti lang naman ito kasi na ito dito para dito, eh. So gusto kong iibahin itong handle niya, gawin kong black kasi palagi itong ginagamit, palagi ginahawakan, so mas maganda siguro black ang kulay niyan. Yan. So ito na naiwan, no? After nyan is tapos na yung pamintura natin. So mamaya titingnan natin yung kabuuan kung ano yung itsura niya ng gate natin. Yan. So okay, pinturahan muna natin ito. So hand brush lang ginamit ko, no? Hand brush lang ito. 1 inch na hand brush. Ayan. Para marinis namang tingnan yung trabaho natin. Kahit DIY lang ito, kahit DIY lang ito, pero siyempre ginalingan natin, no? Wow! Hindi pwede na kahit, dahil DIY lang, eh. Okay lang kahit hindi maayos. Yan.
tapos caterpillar yellow. So yan yung pintura natin dito lahat. So ito na yung huling pahitid mga ka-GC, yung black natin, at syempre ay tapos na tayo. Finally, so tapos na rin yung pamintura natin, oh. So ito yung huli. Ay. Salamat naman at natapos din. Yan, so tapos na yung pamintura natin. Ito yung last. And then tingnan natin ngayon sa labas kung ano yung itsura ng pintura natin. Kung maganda ba or hindi. Siyempre maganda yan. Tara, silipin natin. Yan. Wow, ang ganda guys. Oh. Yun ang main gate. Yun naman yung man gate. So yung kulay nito, no? Caterpillar yellow. At saka ito naman is golden brown. Nippon brand. Ito naman Divis, no? Divis brand to na pintura. Ito Nippon. Yan. Ganda, oh. Ganda guys, oh. Wow. Ilalim, oh. Gitna, ito namang taas. Wow. So finally, tapos na yung gate natin. Tapos na yung pamimintura natin. DIY lang ito guys, DIY. Hindi tayo kumuha ng mga ng pintor, no? Hindi tayo gumamit ng spray. Roller lang ginamitin dito. Roller brush lang, saka yung hand brush. No? So nag-primer tayo, no? Double primer, dalawang pataw na primer. After nun is top coat na. You know, Davis, gloss it. Quick dry enamel yung finish natin, top coat. Caterpillar yellow. And then ito naman is golden brown na Nippon brand. Ito palang gate natin. Ang width nito, no, ang lapad nito is 4.21 meters. And then yung taas nito mula diyan, mula dito hanggang dun sa lalim is 2.21 meters. Tapos yung grill sa taas na yan is 25 centimeters yan. Ito. 25 centimeters yan. Tapos ito, 2.21 yan, mula dito hanggang dito sa lalim. Yan, so medyo mataas yung gate natin, no, malapad din siya. Ito namang man gate natin is 1 meter yan. Ito, 1 meter yan mula dito hanggang dyan. So ganoon din yung taas niya, 2.21 din. Yan. So sa materials natin, ito yung mga nagamit natin. Lahat-lahat na, no? From primer, surface preparation, and then top coat. So yung total expenses natin, na magsimula muna tayo sa primer and surface preparation. Epoxy primer block, nakagamit tayo ng isa, so 580 pesos. Epoxy primer gray, yung 1 liter lang, nakagamit tayo ng dalawa niyan, so 400 pesos. Yung nansag epoxy, yung maliit na lata, 1 quarter ata yun. Nakagamit tayo ng dalawa, so 290 pesos. Body filler, 1 liter, nakagamit tayo ng isa, so 160 pesos. Sandpaper, yung P120 na sandpaper, nakagamit tayo ng anim niyan, so 180 pesos.
lacquer thinner, nakagamit tayo ng dalawa, so 100 pesos. Roller brush, 4 inch yan siya, nakagamit tayo ng 4 na piraso, so 180 pesos. And then hand brush na 1 inch din, so nakagamit tayo ng 3, so 120 pesos. So ang total niyan is 2,010 pesos. So yun yung nagkasa din sa primer and surface preparation. Doon naman tayo sa top coat and finish. Quick dry enamel caterpillar yellow yung pintura natin, 148 yung isa, nakagamit tayo ng 3, so 444 pesos yun siya. Quick dry enamel golden brown, nakagamit tayo ng 2, so 120 yung isa, so in total 240 pesos. Lacquer thinner, nakagamit tayo ng 2, so 100 yung nagastos nandyan. Roller brush, 4 inches din, nakagamit tayo ng 3, so 135 pesos. And hand brush, 1 inch, nakagamit tayo ng 2 dyan, so 80 pesos. Ang total na nagastos sa top coat finish natin is 999 pesos. So ang kabuang expenses natin or total expenses ay umabot tayo sa 3,009 pesos. So ayun mga ka-GC, salamat sa pagsama sa atin sa ating DIY painting ng ating gate. So I hope minakuha kayo ng idea kung paano mag-DIY ng pamimimintura. Yan. So kita-kits ulit tayo sa next videos natin. Yan. GC Merino TV, out.